What's up mga tamago, Arinolang Zayman sa inyo lahat. And today, ipag-uusapan niya natin itong si Bandy. Recently nga mga tamago, biglang lumabas at lumitaw itong bagong social media app. Ang Bandy parang pinagsamang Facebook, yung larong The Sims, nagsalpuan sila. Yung naging anak nila, ito na nga yung Bandy. At syempre, nag-a-advance nga ang technology natin. Naisip ng mga creators nito, nai-integrate nila itong project na to sa blockchain at gawing metaverse. And recently nga mga tamago, iba't ibang kuro-kuro at mga reklamo na naman sa buhay ang lumabas sa social media laban dito sa application na to. Just because i-integrate nga daw ito sa blockchain. Tamago, ano naman problema kung connected na ito sa blockchain? Well mga tamago, kasi ang blockchain meron nga tayong tinatawag na dark history. Napakadami kasi red flag dito sa blockchain na nangyari nitong mga nakalipas na panahon. Una sa lahat, ang blockchain ay nagagamit sa illegal dahil nga sa anonymity nature nito. Pangalawa, yun nga daw nakakasama sa environment kapag ka gumagamit ng blockchain. Pero mga tamago, ito nung mga sinaunang panahon pa, ngayon mayroon na tayong mga blockchain network na na-eliminate na yung mga ganitong problema patungkol sa pag-consume ng malaking energy. Alam naman natin na kapag nasa blockchain network, kailangan itong mag-produce at mag-process ng mga malalaking data. Siyempre, gamit ang malaking cost of energy. Pero ito nung unang panahon pa, ngayon nasolusyonan na dahil nag-i-improve na nga ang teknolohiya natin. Recently nga, may ginawa itong Ethereum na yung tinatawag nating merge. Hindi ko pa rin nababasa masyado yun, pero nakakatipid ng kuryente. At kung gusto nyo yung mga ganyang klaseng topic, siyempre, huwag kayo sa akin manood. Anyari sa inyo. Ipabasa lang din ako. Mapapunta man sa blockchain o hindi ang Bandy application, siguradong gagamit pa rin to ng energy dahil ginagamit to sa cellphone at siguradong magcha-charge ka. Pero in terms nung sinasabi nila sa blockchain, wala pa naman ito sa blockchain dahil yung iba nga ay nagsasabi i-uninstall na daw. Marami na tayong blockchain network na magagandang gamitin na hindi nakaka-apekto dito sa ating kalikasan. Siyempre, kung concerned ka talaga sa kalikasan, simulan mo nang maglinis ng tapat ng bahay nyo. Baka na mamamaya hanggang keyboard warrior ka lang ha. Yung kwarto mo lang sa Bandy ang malinis. Yung mga nagmimina nga dati na mga GPU, sangka turbans GPU at mga computer, obsolete na yun. Hindi na uso yun ngayon. At ang alam ko, meron talaga mga bansa na pinagbabawal na yung ganon. Nagkumpisa na nga sa China. Ang pagkakaalam ko, yung sa Russia, ganun din. Bawal na rin yun. Bawal na ang mining. Using yung maraming video card nga na yan. Marami din kasing advantage ang NFT. Sana nga dito yung nagkakaroon ka ng pagmamayari dun sa mga asset na naandun mismo sa loob ng application. Halimbawa, Mobile Legends, meron kang mga skins dyan na binibili. A Dota, ganun din. Meron kang mga cosmetics na pinasusuot sa mga characters mo. Pero yung characters na yon at yung mga asset na yon, mga costume nila, hindi mo yun pagmamayari. Pagmamayari pa rin yon ng kanilang mga kumpanya. Unlike sa NFT blockchain mga tamago, ang mga costumes na yon at mga characters mo ay naandun sa loob ng blockchain. At yon ay nakakonect sa wallet mo. Ikaw lang ang may access doon. Sakali mang magsara ang mga company na to, meron ka at nasa iyo pa rin yung mga binayaran mo, yung mga binili mong characters nasa loob pa rin ng iyong wallet. In result, pwede mo itong ibenta ngayon sa market like OpenSea. Makikita mo yung mga asset mo doon at kung may nakagusto ng ganung collection, pwede niyang bilhin at pwede mong ibenta. Madalit sabi, ikaw may control doon sa asset mo. Ang isa pa nga dito ay magkakaroon nga daw ng B-Beans. Ano kaya ang potential nito pagdating sa play to earn? Dahil kung ito ang project na to ay mapapapunta sa blockchain, ito ay magiging SocialFi. And ang SocialFi mga tamago ay napakalapit na rin po sa GameFi. So talagang potentially pwede itong maging play to earn. Ngayon, hindi pa muna natin i-discuss yan at sa susunod na episode na lang. Para sa mga hindi pa alam mo ano ba itong Bandy na to, ito ipapakita ko sa inyo. So basically mga tamago, simple lang naman itong Bandy. Ito lang siya, talagang parang Facebook. Ang nakikita ko dito, konti pa lang talaga yung features nila. Ito, mangungulit ka lang. Ito si Mike Tamago. Tulala siya. Pero minsan takbo ng takbo itong character. Anong kulit oh, itsura pa lang oh. Then meron ka nga ditong avatar, kaya maraming nababaliw dito. Pwede mong i-customize yan lalagyan mo ng mga damit, lagyan mo ng short. Siyempre lagyan mo ng short, nangyari sa'yo. Okay, ganoon pala to, may costume. And siyempre, ito yung pwede mong i-customize yung mukha mo, yung avatar mo. And soon, ito nga mga tamago, pwede mo itong mabili using dun sa B-Beans na sinasabi nila. Wala pa tayong masyadong information dun, pero may nakikita tayong some potential pagdating sa paggamit na ito. Pero let's see, kasi ang kailangan nila rito ma-maintain yung talagang dami ng mga users nila. Kasi ganun din to kapag wala masyadong gumamit na itong application na to, dahil pareha
parehas lang din naman sa iba. Kapag nainip ang mga tao, eh sigurado, hindi na to tatangkilikin ng iba. Talaga magpe-Facebook na lang sila kasi dun sila sanay. At ganun nga rin, meron dito yung pangatlong menu nila, eh yung messenger mo. Wala namang pinagsasasabi yung mga kabandi ko rito, kundi ito lang, sup, sup, what's up? Ang papangit nyo kabandi. Pero ito guys, gusto kong ipakita sa inyo, ito ang aking kwarto. So, meron ako dyang ramen, ayan o, may ramen ako, meron akong kape, and meron akong Nintendo yan. Pwede mo tong i-customize mga tamago yung kwarto mo. Pipindutin mo lang to, yung pangkulay sa taas. At ayun na, pwede ka nang maglagay ng mga kung ano-ano dyan. Gusto mo bumuha ka ng lamp, libre to. Drum set, kuha tayong drum set. Kaso ito, space is not enough. Masikip na kasi yung bahay ko. Pero pwede mong i-customize yan. Like tong TV, kung gusto mong mounted, hindi pwede syempre. Pwede yan ilagay natin sa baba. Ayan, nasa baba na siya, hindi makalat. Tapos tong sofa, pwede mong ilipat yan. Siya ang ilagay mo sa table. Ay, hindi rin pala pwede. Though ito, de-designan mo lang yan para siyang ano, para siyang The Sims nga talaga. Siguro ang matutuwa dito yung mga interior designer, yung mga nagde-design ng mga graphics, at syempre yung mga mahihilig sa Sims. Mas maganda eh, ma-explore nyo itong application na to. Libre lang naman siya, wala siyang bayad. Palagay ko sa future, ang magkakabayad lang dito eh yung mga ito, katulad nyan, yung mga gamit at mga pang-design mo dito sa loob ng iyong kwarto. Meron din ditong feature na neighbors. Pwede mong puntahan yung mga neighbor mo. So ito ang itsura ng neighbor. Napaka kitang kita nyo naman, neighborhood niyan, kwarto-kwarto lang ano. So pwede nating silipin to, sino ba to. So ito, nakaayos yung kanyang kwarto talaga no. Ano kaya, sino kaya to, hindi ko to kilala. Ito may picture, ah si Lester. Oh ayan, okay. Makikita nyo yung ina-upload nilang picture pala. So in-upload niya yung kanyang family no? Talagang family man si Lester Mukilyo natin. Yan yung tropa natin sa Barangay Tamago. Pwede tayo mag-iwan dito ng note, and may sign naman sa pangalan ano, kung anong gusto mong iiwan sa kanya. Oy Lester, Esther, bigyan mo ako BNB. Ito nga pala yung QR code ko ha. Sa mga gustong magansaan dyan sa Bandi, i-add nyo ako para hindi kayo pangit ka Bandi. And gusto ko lang din i-announce, nakikita nyo naman itong nasa likod natin, Mobile Legends Bangbang MLTO Season 1 Tamago Olympic. Tayo po ay magkakaroon ng tournament ng Mobile Legends dito sa Barangay Tamago. So mag-join kayo dyan, mag-a-announce kami at magpapakalap ng registration form. Antabayanan nyo lang yan at i-a-announce ko ulit yan dito sa mga susunod na episode. Ngayon na February hanggang March. Season 1, sana magkita-kita tayo dito at bumuo kayo ng team, makipagbalagbaga kayo sa amin. At yun lang naman sa episode na to. Ingat kayo. Tamago out.